So welcome back mga sir, and this is OX, back again with another video. Ngayon is nagawa nating paraan kahit lockdown is nakabili tayo or naka-order tayo ng pro case. So nanggaling pala yan sa JBS audio system sa Iloilo. So kudos sa kanila kahit lockdown is pinayagan nila ako kahit ano na pwede mag-order daw kahit special order or special purchase na ginawa namin. And may dinagdag na rin ako na binili sa JBS yung crossover, yung 234XS na crossover nila na class A. So alam niyo may kasi may ano eh may peke rin kasi na DBX na crossover eh, yung 8K plus siguro yung original na price niya. So ayan, pinayagan ako bumili kahit lockdown is kasi matagal pa ito eh, mag-extend pa to eh. So ayan, i-assemble natin yung setup po ngayon dito sa Pro Case na to. So stay tuned. And this is it mga sir, this is ano pala ng Pro Case by Speed Case na gumagawa nito. And this is a 8RU or 8 rack units with mixer on top and with caster wheels. And ito pa pala yung isa kong purchase. This is a 234XS na crossover by DBX. So alam natin yun na klase yan. Kasi ito yung receipt nyo. Yan. So ito siya. So siguro po ano naman natin to. Mag-i-in-depth preview ako nito pang ano, i-gagamitin ko muna bago ako magbigay ng review. So ito siya, meron siyang ano, ganito. Ay, iba pala yung ano niya, yung mas maganda-ganda yung ano niya, yung power cord niya kaysa sa typical na crossover gaya ng live. So ito siya, ito sa silver XS. XS yung model kasi meron kasi ano eh ng XL na yung older model ng ganito. So unbox natin ng konti ito. And yung price nito is around 4-5 po siya yung kuha ko. Pero may alam natin na medyo mura to sa original eh. Kasi meron akong nakita nito sa Guru Mihar sa Lazada na online distributor is pinibenta nila ng ano ng 2,500 lang. So nagtaka ako kung bakit ang taas ng ano ng patong nila. Pero ewan ko kung pag siguro direct sila na yung Guru Mihar sa Lazada yung kinukuna nila. Parang parehas lang naman sila ng klase yung. And kasi wala tayong choice na pagbilhan kasi kasila lang yung pwede kong pabilhan kahit lockdown. So eto na i-ano na natin, i-setup natin. So may kasama pala siyang mga ano mga screw gaya nito para sa rails niya or rack rails. So una natin ilalagay dito is yung power amp siguro, yung Kevlar dito sa pinakamaba kasi mas mabigat siya at mas malapad yung surface area niya sa baba. So ilalagay natin dyan. So ito yung power up, this is a ano siguro mga 4U to. Yung makakain niya na units ng rack. 4 units. Kasi ano to eh, ang 8 lang. So tingnan natin kung kasya siya dito. So hindi siya magkasya ng konti. Ayan o. Nang siguro tatanggalin talaga natin yung rubber fit niya para magkasya siya dito. Oh, baklas na ulit. Next natin nilalagay is yung Kevlar. Try natin kung ilang makakain niya ng space. So same din. Tanggalin, required talaga na tanggalin yung rubber fit. Kasi para ma-maximize yung natitirang slot, so tanggal rin.
Wow, ayos. Tanga, equals 100. Siguro may reserve naman dyan. Puta, dalawa na. Dalawa na yung naulog dito. So, eto na. Natanchar na natin kung ilang units yung malalagay natin sa harapan. So, tatlo lang yan. Ito lang yung tatlo yung pwede natin isalpak dyan. Kahit tubli yung crossover natin. And yung trident, siguro sa likod na lang yan. Marami naman space sa likod eh. Ayan. Sa likod lang yan. Asa na yung screwdriver? Tira naman pala, no? And yung trident, dito natin ilalagay siguro sa gitna. So medyo awkward siya pero very accessible siya. Almost tapos na tayo mga sir. And cabling na lang and ano, mga audio inputs yung setup natin, and magsa-sound test tayo bukas kasi hapon na mawala na tayo masyadong lighting dito sa taas. So see you na lang pagka bukas. So continue natin sir mga yung trabaho natin, and magkukonect na tayo ng mga audio connectors and cables. Is siyempre mag-una tayo sa mixer out. So ito yung nanggaling sa mixer out natin, yung left and right na XLR. Starting of the chain ng signal flow is sa equalizer po ako muna na nanggaling sa mixer. So ito nanggaling po ito sa mixer. Is kukonnect po natin sa channel 1 ng equalizer or left channel. And yung right channel sa channel 2. Kasi sa signal flow ko is inuna ko po yung equalizer. Tapos yan is magkoconnect na tayo sa crossover natin. Pero kailangan pa natin ng out muna sa equalizer natin. And kailangan pa natin ng additional XLRs. Dapat madami yung XLR cables nyo dito. Kasi kailangan pa natin mag-out ng ano natin ng equalizer papunta sa crossover. So kailangan natin ng additional pa na XLR cables and output. So ito yung papunta sa ano sa crossover natin mamaya. So butang lagay muna natin dyan. Isa pang output sa equalizer papunta sa ating crossover na channel 2. Ito yung channel 1. Punta tayo sa crossover natin na nanggaling to sa equalizer channel 1. Connect natin siya sa input sa left channel rin ng ano ng crossover natin. Tapos ito yung orange or yung right channel or channel 2, is ko-connect rin natin siya sa crossover natin na channel 2 sa input. Tandaan natin niya kasi XLR female yung mga input. And hindi na tayo magtataka kung saan natin i-connect yan. So meron na tayong signal na nanggaling sa mixer papunta sa ating equalizer. May nag-out siya papunta sa ating crossover. And next is kailangan na nating i-set up yung ating ang crossover muna. So sa setup na to is mag 2-way tayo. Ito na yung papunta sa ating high na papunta to sa integrated up natin or yung GX10,000 natin. Same thing rin sa kabila ng ating sa channel 2 ng ating crossover. Papunta to sa integrated natin, ha. Ayan. And para naman sa low, is kailangan rin natin ng additional XLR. Ito siya. Channel 1 and channel 2 yan. And isa pa sa channel 2.
Ayan. And halos buo na yung ano natin, yung crossover cables natin o yung setup natin sa ganyan. So i-coconnect na natin siya sa mga designated amplifiers nila. So ito na yung connection natin sa nanggaling sa integrated na high. Pinasok lang natin sa input sa auxiliary. Sa ano na naman tayo, sa power up naman tayo. Okay na. Pwede na tayong mag sound check. Set na yung speakers natin. Yung cabling ayos na din. Kailangan na lang natin ng supply ng power. Ayan. Okay na rin yung speakers natin. And on na lang natin to. To hope na walang sumabog. Ayan. Terima kasih.